Kumusta mga kapistolero? Sana sa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw na to, ang pag-uusapan naman natin, concealed carry bag. Kasi may nag-request sa atin na i-feature ko naman daw ang iba't ibang klaseng concealed carry bag at kung ano-ano mga firearms o baril ang kasya dito. Pero bago ang lahat, intro muna. So itong bag na to, napakasimple. Ang tatak na ito, Asia On Tactical Gear. Nabili ko ito sa Lazada. Meron lang siyang tatlong compartment dito sa harap. Pwede nyo ilagyan ng coins. And dito sa gilid, pwede ilagyan ng cellphone. At kung anong pwede nyo ilagay, medyo malaki din naman siya. At ito yung kanyang compartment. Pwedeng lalagyan din daw ng tablet kahit maliit lang. And siguro pwede rin siyang lalagyan ng concealed carry firearm nyo. So anong kasya rito? Tignan natin. Okay. Ito yung aking Glock 26 everyday carry. So na-check na natin to. Wala siya. So, kasya siya rito. Ito. And, kasya rin siya rito. Or dito. Wala lang nga siyang lalagyan for extra magazine. Kasi I think itong bag na to, hindi siya talaga para sa firearm carry. Ito ang full size na Glock. Glock 22. Kasing size din siya ng Glock 17. Kasya din siya rito. Sa full size na 1911, hindi siya kasya. Not unless na ganito ang dala mo. Nakatagilid siya. Instead of nakaganito siya, nakaganito. Kasya rin siya. Pero mabigat, mandalihin. So, ang disadvantage lang nito, hindi talaga siya quick draw. Next naman, ito ang bag na, nakita na ninyo to, na feature ko na to dun sa previous na video ko tungkol sa concealed carry. Ito yung Tacticus na bag. Nabili ko din ito online sa may Lazada rin. Suki na Lazada, ano? Ayan. So, ito yung tatak niya. Tacticus. And ito yung firearm compartment niya. Quick draw siya. So, meron lang siyang lock dito. Tapos, ayan. So, sa loob, meron siyang provided na holster and mag pouch. So, anong kasya sa kanya? Unahin na natin tong Glock 26. Kasya naman siya. Ayan. Sunod naman natin ay ang Glock 22 or Glock 17 size din to. So medyo malaki na sa kanya, no? Pero still kasya pa rin naman. So tignan naman natin ang 1911. Malaki na siya. Ano na siya, oh. Yung full size na talaga. So, ang 1911, medyo mahirap talaga para sa concealed carry. Kung gusto nyo mag 1911 carry, suggest ko malaki din ang bag nyo dapat. Pero okay din, oh. Kasha rin naman, oh. So, ito naman ng dati kong bag 511 Tactical Series. Pero guys, hindi nito original. Nabili ko lang ito sa Facebook. Tapos, ito yung main na lalagyan niya. Okay. Ayan. Pwede yung lalagyan ng maliit na tablet to. And, ito yung maganda rito.
yung firearm mo, dito siya nakalagay sa likod. Hey, yun lang, wala siyang extra mag-pouch. So, anong mga kasya rito? Siyempre, yung 26, kasya talaga siya. Kahit na iginan mo siya. Ay maganda rito, para na rin siyang quick draw. Ang Glock 22 naman, subukan natin. Ayan. Medyo labas na yung kanyang butt. Ayan. So, concealed pa rin siya. Pero hindi siya gaanong... Oh, next naman natin, 1911. Wow, sobrang laki na. Labas na siya. Ayan. So, ang hirap talaga i-conceal ng 1911. Ano, guys? Guys, next naman natin itong concealed carry bag ko. Although 511, oops, hindi. Copycat lang yan. Mahal ang original na 511. Nabili ko rin siya to online. Sa Facebook din. Ito, good for concealed carry talaga to. Kasi meron siyang... to. Para sa holster sana to eh. Ayan. Pwede siyang nakaganito lang. Pero ang ginagawa ko rito guys, nilalagyan ko siya ng holster talaga na Kydex. Kasya siya. Ayan. Ayan. Para mailagay natin yung ating baril. Ayan. Ito ang full size. Kasya pa rin siya. Medyo malaki talaga siya. Para sa Glock 22 or 17. So sa 1911, pwedeng ganito na lang siya. Kasya pa rin naman siya. Kaso sobrang laki talaga ng 1911. At ang bigat i-carry guys, no? Sa mga sanay nang mag-carry ng 1911, okay lang yon. Pero way back 1997, 1911 ang carry ko. Kasi wala pa akong Glock nun. Guys, itong 1911 ko, arm score lang ito. Pinakustomize ko lang siya. Okay? Pinagawa ko to kay Pascual, kay Margie Pascual. Tapos pinalitan ko lang siya ng hog. Nawala yung arm score. Tapos may front serration, fiber optic, no back sight. Tapos pinilagyan ko ang initials ko. Ito and ito. Pacmire grip. Tapos yung beaver tail. Skeletonized ammo. Saka yung trigger niya. Oh, mga kapistolero, sana nagustuhan ninyo ang video ko. Apat lang naman yung bag ko dito available sa bahay. Kaya yun lang mai-feature ko. Sana makatulong to kahit paano. Oh, hanggang sa susunod na video. Siya nga pala, pag meron palang available na gun show, i-feature ko agad yon. I-inform ko agad sa inyo. Guys, ingat tayong lahat lagi. At magkita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Sana suportahan nyo lagi ang mga Filipino gun tubers. Hanggang sa susunod, mga kapistolero. Paalam! Salamat!